Isa po yan sa dahilan, mga kaibigan, kung bakit nagtagumpay sa buhay ang ating itatampok ngayon. What's up, mga kaibigan, at maligayang pagdating sa video na ito. Ang video natin ngayon ay tungkol kay Marvin Agustin. Bago natin malaman ang tanong ng karamihan kung bilyonaryo na nga ba siya, ay tatalakayin muna natin ang kanyang buhay simula noong pagkabata hanggang ngayon. Kaya, hindi na natin patagalin pa at ikwento ko na ang buhay niya. Dahil ako si Kuya K. Si Marvin Agustin, mga kaibigan, ay ipinanganak noong January 29, 1979 na may buong pangalan na Marvin J. Marquez Cuyugan sa Paco, Manila, Philippines. Siya ay binuo ng kanyang mga magulang na sina Teresa Marquez at Danilo Cuyugan. Ngunit dahil sa kahirapan ng buhay, nagawa ng kanyang ama ang pinagbabawal na teknik. Nahuli at nakulong ang kanyang ama sa kasong pagtutulak ng bawal na gamot. Si Marvin ay may dalawang kapatid na babae at tinataguyod sila ng kanyang ina na mag-isa. Hanggang sa dumating ang panahon na kaya na nila magtrabaho, silang apat ay nagtutulungan para magkaroon ng pera. Ang kanyang ina ay nag-buy and sell. Ang kanyang dalawang kapatid naman ay nagtatrabaho sa sikat na fast food chain. Habang siya naman ay nagtatrabaho din sa Tia Maria's Restaurant bilang isang serbedero. Naging video store clerk din siya at pinasok din niya ang pagiging mascot para kumita lang ng pera at makatulong sa pamilya. Ganyan po siya kasipag, mga kaibigan. Hanggang sa siya ay nadiskubre ng isang talent scout at dito nabago ang takbo ng kanyang buhay. Si Marvin, mga kaibigan, ay nagkaroon ng relasyon kay Titit Day. At nagbunga ang kanilang pag-iibigan noon. Sila ay nagkaroon ng kambal na anak noong 2005 na sina Sebastian at Santiago. Si Marvin at Titit ay matagal na nagkahiwalay. At kahit kasal na si Titit ngayon, ay magkaibigan pa rin ang dalawa alang-alang sa kanilang kambal. Open ang dalawa kung kailan nila gusto makabanding ang kanilang mga anak. Bata pa lamang si Marvin, mga kaibigan, noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Nasa isip na niya ang pagninegosyo. Siya ay nagtitinda din ng mga samutsaring mga items sa tutuban tulad ng paputok tuwing Desembre at mga damit para masuportahan niya ang kanyang pag-aaral. Kaya nung unang sweldo niya sa showbiz, ito ay ininvest niya sa isang rice topping cart business. Kasama niya dito ang kanyang kapatid at nag-franchise din ng donut shop. At sa kinalaunan, dahil nasa isip na ni Marvin na ang pagiging artista ay hindi permanente, ngunit ang pagkakaroon ng negosyo ay siyang magpapayaman sa iyo ng husto. Kaya nag-invest siya para sa kanyang sarili. Siya ay nag-aaral ng culinary sa International School for Culinary Arts and Hotel Management upang magamit niya sa pagtatayo niya ng mga restaurants. At ito na ang pinakamalaking source of income niya ngayon. Siya ay muling nag-aral ng Masters in Entrepreneurship Program sa Ateneo Graduate School of Business para mahandol niya ng mabuti ang kanyang mga negosyo at upang manguna sa higpit ng kompetisyon sa ganitong ore ng business. Ang kwento ng buhay ni Marvin Agustin, mga kaibigan, ay isang inspirasyon kung gusto mo ring umangat ang iyong buhay. Punta naman tayo dito sa kanyang karera sa showbiz, mga kaibigan. Si Marvin Agustin ay nag-umpisang lumabas sa showbiz noong 1996 sa youth-oriented show na Gimmick. Una niyang naka-love team si Jolina Magdangal at tinangkilik talaga ng mga fans ang kanilang tandem. Isa sila sa pinakasikat na love team noong dekada 90s. Narito ang mga movies nila na tumatak talaga sa takilya tulad ng Flames the Movie noong 1997. Batang 90s lang ang may alam kung ano nga ba ang ibig sabihin ng flames dahil ginagawa mo ito kapag gusto mong malaman kung ano nga ba ang estado nyo ng crush mo. Siyempre alam ko to dahil batang 90s din ako hanggang sa matauhan na hindi pala yon totoo. Kung ayaw mo, huwag mo. Noong 1998, sa movie na ito lalong sumikat ang love team nila. Loves kita, okay ka lang. Noong 1998 pa rin. Hindi pa uso ang friendzone noon, pero sikat na sikat ang linyang ito noon. Kaibigan mo lang ako. And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
Gimmick the Reunion noong 1999 at Hey Babe noong 1999 pa rin. Siya ay nagkaroon din ng grupo na What The Men kasama sina Rico Yan at Dominic Otsuwa. Ang tatlo ay naging matalik na magkaibigan simula nung gimmick pa lamang. At nakitaan ang tatlo na kwila sa pag-host kaya ginawa silang host sa noontime show noon na Magandang Tanghali Bayan noong 2001. Sa taong din yun, September 12, 2001, ginawan sila ng sitcom na ipinapalabas tuwing weekend na maititulong What A Man kasama si Ay de las Alas. Ngunit sa kasamaang palad, ang masayang grupo ng What A Man ay napalitan ng lungkot dahil sa pangyayaring hindi inasahan ng lahat. Ang isa sa matalik niyang kaibigan na si Rico Yan ay namatay sa bangungot noong March 29, 2002. Ang sabi ni Marvin sa isang interview, dalawang malungkot na pangyayari lamang sa buhay niya ang iniiyakan niya ng husto. Ang una ay ang pagkakulong ng kanyang ama. Ang pangalawa ay ang pagkawala ng matalik niyang kaibigan na si Rico Yan. Ang sitcom ay nagpatuloy pa rin hanggang 2004 sa tulong ng mga bagong members. Hindi may kakaila na isa si Marvin sa pinakamahusay na aktor dito sa Pilipinas. Taong 2004, sa episode ng Malaala Mo Kaya na Boxing Gloves bilang Filipino Boxing Champion Ronaldo Navarrete, siya ay nanalo ng first Golden Screen Entertainment TV Awards. Siya ay parte noon ng EBS-CBN Star Magic bago lumipat sa GMA Network. At nagkaroon agad siya ng teleserye na Mga Mata ni Angelita noong 2007 at marami pang ibang mga proyekto sa television. Naging host din siya sa musical variety show na SOP Rolls. Nagkaroon din siya ng samot-saring pelikula gaya ng Adik Sayo at marami pang iba. Taong 2012, siya ay lumipat sa TV5 ngunit hindi siya nagtagal sa network at bumalik siya sa EBS-CBN noong 2014 kasama si Jolina Magdangal. Taong 2017, siya ay bumalik muli sa GMA Network at nagkaroon ng drama series na Kambal Karibal. Ganyan po niya kamahal ang pag-artista, mga kaibigan. Kahit na sobrang busy niya sa kanyang negosyo na restaurants, ay hindi niya pa rin maiwan-iwan ang showbiz kasi nare-relax siya dito at mahal niya ito. Siya ay isa sa mga may-ari ng kainan na ito. Somosam, Marcianos, Jan Aniyuko, Johnny Chow at Cafe Ten Tetas at marami pang iba. Siya ay nagkaroon na ng mga branches dito sa buong Pilipinas at kahit na sa abroad ay maabot na rin sila. Hindi lang po yan ang negosyo ni Marvin, mga kaibigan. Siya ay mayroon ding tinatawag na Futuretainment Incorporated. Ang kumpanyang ito ay nakatuon sa production of concerts and events. Ang unang proyekto nila sa television ay ang Kanta Pilipinas sa TV5 noong 2013. Ganyan siya ka-open-minded sa negosyo, mga kaibigan. Punta naman tayo sa kanyang net worth, mga kaibigan. Si Marvin Agustin ay isa sa pinakamatagumpay na tao dito sa Pilipinas. Hindi lang sa showbiz, kundi kahit na sa larangan ng negosyo. Ang tanong ng nakakarami, gano'n na nga ba kayaman si Marvin Agustin? Bilyonaryo na ba siya? Ayon sa isang website na Philstar.com, si Marvin ay hindi lang milyonaryo kundi isang certified bilyonaryo na may-ari ng maraming restaurants na hindi lang dito sa Pilipinas ang mga branches niya kundi abot na rin kahit sa ibang bansa. Ang batang nagtitinda ng paputok at mga damit noon sa Tutuban, ngayon ay isa ng certified billionaire. Paano nga ba niya naabot ang estado ng buhay niya ngayon? Siyempre, hindi siya tumigil sa pag-aaral para madagdagan ang kanyang kaalaman upang maabot niya ang pinapangarap niya sa buhay. Punta naman tayo sa kanyang bahay, mga kaibigan. Silipin naman natin ang napakagandang bahay na ito ni Marvin Agustin, mga kaibigan. Ang modern bungalow na bahay na ito ay nakatayo sa Quezon City. Kaya silipin na natin ang loob ng kanyang bahay, mga kaibigan.
Na-research ko ng maigi tungkol sa mga sasakyan ni Marvin, mga kaibigan. So balit wala talaga akong nakita ang impormasyon tungkol sa mga sasakyan niya. Siguro, ay mas pinili niyang hindi sa publiko ito para na rin sa kaligtasan niya. At hindi rin siya maluho sa mga sasakyan. Dahil ang pera niya ay nakafocus sa pagparami ng kanyang mga negosyo at hindi sa sasakyan. Kung may alam kayo sa mga sasakyan niya, mga kaibigan, ay i-comment lang sa ibaba. Hanggang dito na lang muna, mga kaibigan, at sana ay nag-enjoy kayo sa video nito at naging inspirasyon ang kwento ng buhay ni Marvin Agustin. Dahil kung naabot niya ang pangarap niya sa buhay, ay maaabot din natin ang pangarap natin sa buhay. Basta't huwag lang tayong titigil mag-aral para matutong abutin ang ating pangarap. Sa mga bago pa lamang sa channel na ito, mga kaibigan, at kung gusto mo ang ganitong uri ng video, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago kaming videos. Huwag din kalimutan i-like, i-share at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat, mga kaibigan, at God bless you and stay safe always.